Hello po, kumusta po sa ating lahat mga DIY? So ayan, panibagong video na naman po ang ating gagawin ngayon. Ito ay maikling video lang at part 2 ito ng video ng ating Bluetooth speaker repair noon na mga DIY. Kung napanood nyo yun, yung walang audio. Kasi hindi natin na-check ng mabuti yung inedit natin, kaya nawalan ng audio yung video. So ngayon, same sila ng ating repair noon. So same process ang gagawin natin. Ito kasi mga DIY, natuklap yung ano niya. Natanggal yung charging pin niya dun. Natuklap. Natanggal ng mayari, kaya yun, no? Pero ito, pwede pa naman yung board niya at pwedeng palitan ng ano, ng USB port yung saksakan nito. Pero mas matibay mga DIY kung i-convert na lang natin, kasi pag pinalitan natin ganun, paulit-ulit lang na mangyayari yun, matutuklap at matutuklap yun. Kaya gagawin natin, mas matibay at mas makakamura tayo, saka madali lang gawin mga DIY. So pagpasensya nyo na yung pusa namin makulit. Yan, no? Naglalaro-laro. Ito pala Bluetooth speaker, yung may mic sa likod. Same lang din ang inayos natin noon. So ayan, tanggalin natin yung mga connection unang-una. Siyempre pati yung battery i-disconnect natin. Lahat yan. Pati itong antena, tinanggal ko na rin. You know, lalagay ko na lang dito sa loob. So ayan, ito babaklasin na lang natin ito mamaya. Ipapakita ko na lang sa inyo. So ngayon, magpupukos na tayo ngayon dito sa ano, sa dito, ito yung gagamitin natin mga ka-DIY para ano, pamalit dun sa charging port para direkta na lang. Puputulin natin dito, tapos ito na lang ilalagay natin sa charger bilang power supply, ganyan. So yan, puputulin na natin to. So yan, puputulin na natin. Mas maganda yung mas mahaba, kaya ito dito na lang natin puputulin, yun o. Yan. Tapos pag naputol na, splicean lang natin. Napakadali lang pag-splice nito. So ito pala, ano to eh. Meron siyang 4 wires, you know. Four wires siya mga DIY. Kakapayin natin yung positive at negative nito. Then, syempre, kailangan natin ng extension. Isasaksak natin tong charger. Yan. Siyempre, hindi mawawala yung ating multi-tester. Ito yung pinaka-importanting gamit natin sa ating pagre-repair. Kung wala tayong multi-tester, hindi tayo makakapag-repair. Hindi pwedeng kakapa-kapa lang tayo. So, set lang natin siya sa DC. Yan, DC. Tapos, splice natin tong apat na wire. Yan. Oh, walang gunting. Splicean lang natin. Kasi dito tayo magtitester. Ayan. So ngayon, isasaksak na natin itong charger sa ating extension. Ayan. Huwag kayo mag-alala, hindi kayo makukuryente dito kasi DC lang lalabas dito. 5 volts. So, itong test prop pala natin, ito yung positive red, ito yung negative black. So, ang gagawin natin para makapa natin yung positive dito at negative, ipipwesto natin itong ating test prob na ano na to. Teka, i-zoom lang natin. Itong black. Kahit saan dito, sa apat na to, nangunahin nyo. Pero sa akin, dito na lang sa gilid. Balatan natin na maigi. So, yan, ganyan siya mga DIY. Hanapin lang natin itong ano, voltahe na lalabas dito. So itong red, ilagay natin dito. Dito yung uunahin ko. So wala siyang voltahe yung lumabas. Ibig sabihin, hindi ito yung positive. Basta kapain lang natin. So ito, mayroon siyang 4.7. 4.7, mukhang ito yung positive niya. Kaya lalagyan natin ng sign. Kulay pink, 4.7. Sisiparate natin yan. May voltahe kasi yan eh. Tapos dito, ito yung data niya siguro. Yan. So, tapos na ito mga ka-DIY. Ito naman isusunod natin isa. Yan.
Tapos ito, pupwesto natin tong red tea sprab kahit saan sa dalawa. Dito yung unahin ko, kulay pink ulit. Meron siyang 3.3. So, mas mababa sa 3.7. So, ito naman, wala siya. So, big sabihin, hindi yan. Tapos yung pinaglagyan natin ng black na tea sprab kanina ito, ipupwesto natin dyan. So, wala siya. So, lipat tayo sa isa. Hanapin nga natin. So, 3. Ano lang siya, something. 3.2. Ito nga, gagawin natin isa. Gagawin natin negative. 2.8 lang, mababa siya mga DIY. Oh. Pag ito, 2.8 rin. Pag ito naman, wala siya. Kung may diferensya yung tester natin. Nawala na yung reading natin kanina na 4 volts, 4.7. Ayaw niya nahahawakan kasi mababa yung output voltage niya, nagiging 3. 4.7. 4.7 din. 4.7 din. So, ayan mga ka-DIY, nakapana natin yung positive at negative niya. So, ito yung tinister nating una kanina. Ito yung pinaglagyan natin ng ano kanina. Kung saan tayo naka-reading ng 4.7. So, 4.7 siya. Oh. Malapit siya sa 5 volts. Kasi 5 volts yung output nito eh. Yan, wala naman dito. Wala. Dito talaga siya nagkaka-reading. Kung saan kayo nakaka-reading ng voltage mga ka-DIY, ibig sabihin yun yung inyong positive. Bali to, wala na to. Wala siyang nare-reading dito. Ikakat na natin yung walang reading. Yung wala. Yan, kakat na natin tong isa. Total dito naman tayo sa dalawa nagkaka-reading ng 4.7. Dapat ano to eh. Dalawang, dapat isa lang yung 4.7 eh. 4.7, 4.7. So, ibig sabihin, dalawa silang negative. Connected sa negative kaya kahit saan dito yung puputulin natin, kakat natin na linya. Kasi parehas rin lang naman sila. So, ito yung ikakat natin itong kulay puti. Bali, ang may iwan itong pink is positive. At itong sa black tea sprab is negative. Yan. Yung kulay sky blue na to. So, ikakat ko na lang to mga DIY. Yan. So, ayusin na lang natin para mas malinis. I-splice ko na duble. Kulit ng pusa namin na. A few inches later. Hintayin lang natin uminit tong ating panghinang. So ayan. At titiningan natin itong dalawang wire na to. Hihinangin natin yung dulo. So ayan, mainit na. Lagyan na natin ng LED. Yun. Ganda ng pagka-tining, oh. Yun. Then, ikat natin yung ano, excess na mahabang wire. Ang matitira lang yung may tining. Yan. Ganda. Ganda ng pagka-tining, oh. Baklasin na natin to. Tatanggalin natin tong ano niya. Tatanggalin natin to mga DIY. Papakita ko na lang mga DIY pag natanggal natin para hindi humaba yung video natin. So ito na yung board mga DIY. Dito natanggal yung ano niya, yung micro USB niya, yun, natuklap. Buo pa naman yung mga pins niya.
Kaso pag pinalitan natin ng bago yan, mahihirapan tayong magkabit. At saka pag naayos natin, eh, matutuklap at matutuklap yan. Kaya babalik at babalik yung sakit niya. Kabis talaga remedyo natin. Para mahanap natin yung positive at negative ng ating ano, para mahanap natin yung positive at negative dito sa mga pinato, ang gagawin nyo, yung negative is automatic dito na sa body ground kung saan nakadikit yung ating ano, yung micro USB. Yan, dito nakahinang yung ano, micro USB yan o. O kaya ay, yung negative na wire ng ating ano, ilalagay na connector, yan. Ito yung negative. Itong sky blue yung negative, di ba? Yan. Itong negative na ito, pwede nating idirekta siya dito sa capacitor. Dito sa capacitor. Kung makikita nyo itong capacitor, itong minus na ito, mga kadiway, lahat ng capacitor na DC capacitor, yung parang minus na yan, ito. Dito, yung may puti na yan at may black na ito. Ibig sabihin yan, sign yan na negative. Dito naman, positive yung kulay black. Yan, yung walang sign na yan, positive na side to. Ito yung negative dyan. Ito yung negative, kaya may ganyan. Tignan nyo yung terminal niya, yun yung paglalagay nyo ng negative, yun o. Yan. At saka kung mapapansin nyo, mga kadiway, yung negative is, tingnan nyo itong negative terminal ng capacitor. Is connected siya dito sa body ground. Yan. Body ground ito, mga kadiwa. Yan. Body ground. Yan. Tapos ito, itong positive, separate siya. Makikita nyo yung parang bilog na yan. Hindi siya nakadikit dito sa body ground. Kailangan separate siya para hindi siya mag-short. Diyan nyo lang itatap, mga kadiwa. So ngayon naman, dito naman sa patis positive. Kung makikita nyo yung mga terminal na yan, meron siyang iisang linya na nahiwalay. Ito, itong linya na to. Pero karamihan dito sa side na ito eh, yung positive niya at dito yung negative. Negative, positive. Kasi ito connected to dito sa body ground at dito sa capacitor na negative side. So itong positive niya, tingnan nyo yung papunta siya sa diode. Ito mga ka-DIY, diode to. At saka ito capacitor to, yung maliit na yan. Yan, connected yan dito sa ano, positive yan, yan. Kikis-kisin lang natin para ipakita ko sa inyo para mas maliwanag. So, ayan, nakis-kis na natin, mga ka-DIY. Ayan, mapapansin nyo, mga ka-DIY. Ito yung positive na yan, yan. Yan. Karugtong siya dito, papunta siya dito sa capacitor at connected dito sa diode. Yan yung positive niya, mga ka-DIY. Yan. So, ito yung dalawang data niya. So, wala nang connection yan. Tapos ito yung negative, yan. So, yan yung positive niya. So, dyan natin itatap yung positive terminal o kaya ay dito na lang sa diode para hindi tayo mahirapan kasi isang connection yan. Yan. Dito na lang para mas malaki yung pagkakabitan natin para hindi natin madamay na maihinang yung ibang parts para hindi mag-short. So, yan. Una nating ihihinang is yung positive. Kasi yung negative, mas madin lang ihinang yon. So, dito na lang tayo maghihinang sa ano, mga ka-DIY? Sa diode. Sa paa niya. Lagyan lang natin ng konti. Konting-konti lang. Then, itong positive. Putulan natin. Masyadong mahaba yung ano. Excess na wire. Yun, kumapit na siya. Yun, no? Ganda ng pagkakakapit. Yun, no? Di, okay na siya. Ngayon, lipat naman na tayo sa negative. Ito pala mga ka-DIY is hindi ko muna inayos ng maigi kasi babaguhin ko mamaya. Dinimo ko lang sa inyo para ano, maintindihan nyo ng mabuti. Tapos ito, pwede naman maghihinang kayo dito. Body ground to, mga ka-DIY. Pero dito na lang tayo sa capacitor kasi dito yung tinuro ko sa inyo. Baka may magsabi na baka hindi totoo. So yan, kapit na.
Yan yung positive niya. Then yung negative, yan o. Yan. So, titesting na lang natin. So, ayan, nakabit na natin mga DIY. So, ito, mayroon siyang charge. Switch on natin. Yan o. Tumunog siya. Then, ito yung charger niya na nilagay natin. So, nasa inyo palang diskarte kung saan nyo siya ilulusot dito sa cover. Pwede nyong butasan dito. O kaya dito sa likod, kagaya ng ginawa natin sa unang video. Dito natin binutasan, dito natin ilabas tong wire. So, nasa inyo na lang yung diskarte. Basta, dinimo ko na lang sa inyo mga DIY kung saan natin itatap itong positive at negative terminal ng ating charging cable. So, yan, lubat yata. So, maganda at lubat siya para matesting natin ng mabuti. Kung okay yung ginawa natin, kung hindi palpak. Yan. So, sasaksak na natin siya. Try natin i-charge. At yun nga, hindi siya nag-charge. So, bakit? Kaya... Mukhang na-drain yung battery. Titestirin natin kung may lumalabas na boltahe. Titestirin natin tong battery ng terminal kung may lumalabas na boltahe. Then, so yun, mayroon siyang 5 volts mga DIY. Big sabihin, may pumapasok na boltahe. 5 volts, so tingnan nyo. Itong dalawang terminal ng battery yan, lagyan natin sa positive at sa negative. Pag magkabaliktad kasi ito, maglalabas ng negative dito sa ating multitester. So, negative yung, negative 4.9. Doon natin malalaman kung saan yung positive at negative ng terminal ng battery. Ito yung maganda sa digital multitester mga DIY. So yan, dito yung tama, 5.1. So ibig sabihin nag-charge yung ating battery. So yan, titesteran natin yung battery niya mga DIY. Ito yung connector ng battery niya. Tingnan natin ko lang yung voltahe. Bakit hindi siya nag-charge? So, wala siyang voltahe. Ibig sabihin, na-drain siya kanina nung pagbukas natin. Siguro mayroon lang siyang konting charge kanina. Kaya, nagbukas. Kaya yun, na-drain siya. Kaya, charge na lang natin mga DIY. Sigurado ito matagal na na-stuck. Yan. Charge natin. Ganyan muna siya. Hanggang magkakaroon ng display. Mamaya. Pag nagkaroon ng 3.5 or 3.4 magkakaroon ng display dyan mga DIY. So ganyan na muna siya, hintay natin. Several bad puns later. So wala tayong natitester na ano. Wala na naman tayong natitester na 4.7. Ibig sabihin, mali yung ating negative na nakapa kanina. Kaya, itatry natin yung isang ano kanina, terminal na negative. Kasi dalawa yung negative na nahanap natin kanina na nagkakaready ng 4.7. Kaya so, tatanggalin na natin to. Ganito kasi yung mga connector mga DIY. Iba-iba yung mga design. Yung iba ay dalawang wire lang, positive at negative lang. Yun yung magandang anuhin, gawing charger nito. Pero itong mga apat, talagang kakapa tayo dito. So ayan o, may 5 volts siya o. Itong white, ay itong kulay gray. May 5 volts o. Kikita nyo 5 volts. Yun yung 5 volts niya. Kaya pala hindi niya kayang i-charge o 5 volts. Malabo lang kasi itong ating ano. Ay ganyan pala. Yun, 5.1. Ito kanina ang ginawa nating negative is itong sky blue. Yan. Kasi 4.7 lang siya. Yan, at itong white. Wala. So, ito yung ginawa nating negative kanina, 4.7. Pero hindi niya kayang i-charge. Nawawala yung supply niya pag naludan siya. Kaya pag tinanggal natin yung battery, tapos pag binalik natin, nagbumabagsak yung voltahe, nagiging 0. Pero ito, yan, 5 siya. Confirm na ito yung negative. Kasi,
ito yung pinakamataas na boltahe mga DIY yan. So ito yung negative natin. Yan, sasaksak na natin mga ka-DIY. Ang iingay ng bata dito, nag-aaway sila. Oh, kaya pala hindi siya umilaw kanina mga ka-DIY kasi wrong yung ating connection. So ngayon okay na siya, oh, nagre-red na. Open natin. Ay, wala pa. Hindi pa siya na-charge. Oh, yun, meron na. Okay na siya. So yun, ang dali-dali lang ayusin mga ka-DIY. O yan o, nakita nyo naman gumagana, pero kanina hindi siya gumagana. Kahit tanggalin natin yung battery, o, gumagana siya. Kasi dire-diretso yung supply niya. Tanggal ko na yung battery, o. Ito na siya, o. Battery connection niya to. So, babalik na natin. So, yan. So, sana po makatulong itong video na to mga ka-DIY. Salamat po sa inyong panonood. At don't forget to subscribe po kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel. At pakiclick na rin yung notification bell para updated sa ating mga bagong video yung i-upload. At marami pa tayong i-upload ng mga DIY tutorial mga ka-DIY.